Hi guys! Welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Show your face in a crowded place. I don't know what to do. You're beautiful, it's true. Okay, with the moon. And more information about you. Your main energy. What's your main energy? Seven of Cups in reverse. What a reverse. Yeah. What else? What's your energy here? Page of Swords in reverse. Puro reverse yung energy mo. Kung sino ka man. Okay. Dahil sa nalaman mo, dahil sa may lumabas na sikreto, ay kinabahan ka. Kinabahan ka na parang ninenervous ka right now. And parang may mga binabasura kang options, choices. What's with the seven of cups here in reverse? What's with seven of cups? Maring mga rules yan ng sa bahay yun. Or clarifications, seven of cups. What's with the seven of cups in the reverse? Options. Or a person na sinungaling. Meron kang binasura, possible yung mga taong peke sa buhay mo. Mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Yung mga taong huwad. Fake impreso. Yung mga taong puro reverse talaga. No? Yung mga taong hindi totoo. Hindi nagpapakatotoo. Kasi may nalaman kang katotohanan eh. Kaya binabasura mo. Pero may nalaman ka eh. May lumabas na katotohanan. May nalaman ka. No? Binabasura mo yung mga yun. Pwedeng isang pamilya. Na peke, huwad, na mapagbalat kayo, yung nag-wear ng mask, yung double face ng mga tao, yung gano'n. Yeah. Para kang ninervyos na nalaman mo. Ninervyos ka or kinabahan ka. I-clarify ko nga itong page of Source of the Universe. What's with the page of Source of the Universe here at this reading? Oh, para kang nangatog, na wala ka ng energy, na parang yung, alam niyo yung parang, nandaya sa nalaman yung parang kang na-shock. Yung gano'n, parang kang na-shock, na hindi ka makapag-take ng action. Nawala ka ng excitement, energy, gano'n. Yun yung reaction mo. So, yan. Libra. Palace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, Aquarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Ano pa energy mo ngayon? Ano pa dapat malaman sa'yo? Okay. Queen of Coins in reverse. Five of Coins. Possible na hiwalay ka. You're unstable and possible na
ano to, sa kapirahan ba to? Pwedeng sa kapirahan. Kapirahan ba to sa love life? Parang, sa person. Sa person. Sa your counterpart. Para bang nagbe-beg ka ng pagmamahal ng counterpart mo, ng person mo, no? Kasi Queen of Coins, nawala sa'yo yung partner mo, or else ay yung taong mahal mo, or else ay anong connection ba meron kay King of Coins na ito? Wala. There is someone na may insecurities. Oh, see? Ano talaga to, counterpart mo to? Maring hinahanap mo yung counterpart mo. Oh, Queen of Wands and King of Wands. Queen of Coins and King of Coins. It's your counterpart. It's your divine partner. Yan yung parang na feeling left out in the cold ka. Or parang nagbe-beg ka ng pagmamahal niya, attention niya. Nagbe-beg ka ng ano dito. Commitment. Yung maging isa kayong pamilya. Yung ganun ba? Yung magsama kayo sa isang tahanan. Yung ganyan. Yan yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Taurus, Virgo, Capricorn. Anong mga papasok sa buhay mo? Palace of Swords. What's with the Palace of Swords here? Maring ano to? It's a person with the Nine of Wands na magte-take ng action. Na in reverse to yun. Na magte-take na siya ng action. So with the Palace of Swords ay parang pinalaki itong person na to na cold. Detached. Na ganun yung sa pamilya nila. Parang cold, detached, unemotional. At hindi sila pwede maging mahina, maging weak, maging emotional. Yung ganun. Well, naging guarded to guys. Kaya na stuck. Guarded. Pero parang napagod na siya. What's with the Nine of Wands here? Pagod. Mukhang pagod na siya. Sa pagiging guarded. Eight of Cups. Yes. Tinalikuran niya yung North Node niya. Yung destiny niya. Pilit niyang tinakbuhan. Pilit niyang binlock or hinarangan yung destiny niya.
Well, naging guarded to. Yun yung energy niya. Let's see kung anong feelings na tong person na to. Sagittarius, Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces. Anong feelings ng person na yan sa'yo? In love, kaya papasok sa buhay mo. Past person mo to for sure. In love. Emotional. Para bang nagiging understanding din. Let's clarify this King of Cups. Let's put the King of Cups here. Chariot. More on emotion to guys. Walang action. Para siyang hindi makapag-take ng action dahil sa negative emotion yan. Yung mayroong insecurities. Meron siyang mga nakikita sa sarili niya na parang weak, mahina. Kaya nagiging guarded siya. Para sinasabi niya, hindi kayo bagay. Ganun. Pero mahal ka niya. So alam niyo na, alam mo na kung ano yung pumipigil sa tao. Insecurities. And ano? What's for the 7 of Wands in reverse here? Ayaw niyang magbago. Nire-resist ng person na to na magbago, na magkaroon ng pagbabago sa buhay niya o sa sarili niya, na takot sa change, takot sa changes, takot sa transformation, takot sa malaking pagbabago. Maring hindi siya adaptable na tao. Clarify pa natin kung ano yung deep feelings naman niya towards you. Anong deep feelings sa person niya towards you? Oh my gosh, that's the devil. Obsessed. See, super in love, pero death card. Parang nakakasuffocate na pag-ibig. Sobra-sobrang pag-ibig. Yan yung nararamdaman niya sa'yo. Parang nakakalason yung pag-ibig niya sa sarili niya. Parang nakakamatay yung pag-ibig niya. The way siya umibig. Parang ganun. What's with the devil card? Parang may nasisense ako dito. See? Super in love siya sa'yo. Matindi yung desire niya sa'yo. Matindi yung desire. Iniisip ka nito palagi. Ikaw yung laman ng isip niya. Yun nga lang, kakaisip niya ng kakaisip, nag-overthink siya. Ay, na-insecure na siya dahil kaka-overthink niya. May mga nakikita siya. Hindi naman dapat makita sa sarili niya. Maaaring nga, tingin sa sarili niya, hindi kay bagay. Parang, kasi nga, may insecurities eh. Na parang, hindi siya ganun kagandahan or kagwapuhan. Ganun. Parang, yan yung thinking ng person. Bakit?
Ten of Cups. What's with the Ten of Cups? King of Coins. Is that possible? Na gusto niyo maging provider, no? Sa buo inyong family, no? Gusto niyo nga mamuhay ng yung puno ng pagmamahalan, a happy family, yung ganyan, no? Na masayang pamilya, mamuhay ng peaceful. Ikaso parang nga itong taong to ay galing nga sa pamilya na parang walang mga emosyon. No? Ang mahalaga ay kumita na kumita, ang magtrabaho na magtrabaho. Ganun sila. Na ang importante ay magdala sila ng pera sa pamilya. Ganun. Na talagang ang focus nila ay pera. Yung ganun. Anong dahilan ng insecurities ng person na to? Anong insecurities ng person? Nasaktan siya. Ano nga pinagalingan ng insecurities ng person na yan? Page of Wands. Itong Page of Wands. Anong nangyari? Kinata-off siya sa buhay niya. Ng Page of Wands na yan. And nawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Tumakas yung Page of Wands na yan sa kanya. Kasi immature pa yun eh. Kinat-off siya sa buhay ng Page, sa buhay ng Page of Wands na yan. Kaya nagkaroon siya ng insecurities. Doon nang galing yung insecurities niya. Na-hurt siya ng sobra. Maybe sa mga karmic niya. Isa sa karmic niya. Na nawala na yung sakit with the Ten of Swords in reverse, pero yung parang nag-cause yun ng parang gano'n, na naging nagkaroon siya ng insecurities. Yung gano'n. Gano'n yung naging epekto sa kanya. Nawala na yung sakit, pero may impact sa person na yan. Nagkaroon siya ng insecurities. Anong feelings mo sa person na yan? Wala kang galang mag-take ng action? Or wala ka talagang balak mag-message sa person na yan? Why? Umiiwas ka. Umiiwas ka na masaktan. Umiiwas ka na mapahiya. Kasi meron kang self-love. Umiiwasan mo eh. Parang pinapatulog-tulugan mo. Parang, para bang tinatakasan mo yun. No? Na pag kahit na gustong-gusto mo siyang i-message or
mag-reach out sa kanya, ay iniwasan mo yun. Parang pinagpapaliban mo muna. Parang ganun. Kasi meron kang self-love. Parang ayaw mo mapahiya yung sarili mo, pati yung angkan mo. Parang ganun. With the Tree of Life. Meron kang self-worth. Meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. So, anong nais mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Two of coins. Rapan ko lang, guys. No? Nagdadalawang isip pa siya, guys, kung mag-take siya ng action. Spirit of coins here. Ayun. Kasi pinipigilan pa niya eh. Nagpipigil pa yan. Na parang kinukontrol niya yung damdamin niya. Ganun kasi siya pinalaki. Na parang may self-respect. Na parang siguro nasa mataas na posisyon ng taong to. Or makapangyarihan yung family nila. Or else ay ganun sila pinalaki. Na parang kailangan ay huwag silang maging mahina. Kailangan na yung parang mga nasa top position ng mga tao na hindi pwede magpakita ng kahinaan. No? Ganun. Ganun siya. Kaya, nadalawang isip pa to kung mag-offer sa'yo ng cup of love or kung magsimula ba siyang mag-approach sa'yo. So this, terror and what? O kaya ay makipag-usap sa'yo. See, yun nga yun eh. Kinukontrol niya yung damdamin niya, pero gusto niya din na makipag-usap sa'yo. So parang may choices siya, no? Hindi makapag-decide-decide kasi ang mira dito ay pride. Parang pinagmamalaki niya yung status niya. Ganyan. So, yan. Or kaya ay kailangan niyang magbanat ng buto, mag-work hard para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kumbaga, mag-effort siya ba? Ipakita niya na talagang willing siya na magkaroon ng relationship sa inyong dalawa or ang magkaroon ulit ng relationship sa inyong dalawa. So, yan. Undecided pa itong person na ito. Anong next move niya towards you? What's with this? Ten of Cups. Next move niya towards you? Oh. Takpan ko lang. Eight of Cups in reverse. Balak niyang bumalik sa'yo at bumuo ng family. What else? Naharapin na yung destiny niya. Alam niya nga, ikaw yung destiny niya. Tinakasan ka niya dati. Tinakasan niya. Bakit? Bakit? Nandahil sa paniniwala. Nandahil sa paniniwala nila. Or nandahil sa paniniwala niya. What's with the fate here? The star. Try ko lang tong fate na to. What's with the fate here? Eight of Swords. Teka lang, takpan ko. Eight of Swords. Ay, saan ba yung Eight of Swords? Yan. Eight of Swords. Nababalik pa yung nanakit sa kanya. Kasi na-in love siya dun, guys. Hopeful pa siya. May faith siya. Nababalik pa yung
Nanaraidor siya kanya, ng person niya, for sure. See? May faith siya, naniniwala siya na babalik pa yun. Na Ten of Swords. Na makakalaya yun kung saan man siya kumaring nakulong or restricted ng family or else ay what's with the Eight of Swords yun? Na magkaroon ng kalayaan na matupad yung wish niya na ano Seven of Wands na hindi na siya maging na hindi na maging defensive yung Page of Wands na yan. So meron siya iba, no? Meron siyang iba kaya tumakas na siya dati. So ayan. So let's see. Merong person na nasa puso niya na nasaktan siya, na hopeful pa siyang magkabalikan sila ng dalawa. Yung gano'n. Na makalaya yung person niya na yun sa restrictions or pwedeng sa person kung may kinakasama ng iba, pwede gano'n. Na malaya na silang magmahalan. Yung gano'n. Maring ginawa ka lang rebound. Pero ngayon ay na-inlove siya sa'yo. Ngayon ay na-inlove siya sa'yo. Baliw na baliw pa sa'yo. So, anong gusto mong mangyari sa inyong dalawang person? What's the Queen of Cups here? Ang magsama, ang magkatuluyan, ang magmahalan, ang well, Knight of Cups at the bottom of the deck. Ang mag-take ng action yung person mo. Ang maging loving and nurturing and affectionate yung person mo towards you. Ang maging ang mag-reciprocate siya sa feelings mo sa kanya. Ang maging emotional siya sa'yo. Ang may in-love siya sa'yo. Yes, yun na nga. In-love nga siya sa'yo. Na mag-take na siya ng action talaga. Na sa ganun ay magsama na kayo at bubuo na kayo ng family niyo. And magsama na kayo sa isang bahay, sa isang tahan. Yung ganun. So, ayan na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman to at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.